Dito sa bansa, pagdating sa mga MPV car o yung multipurpose vehicle na klase ay sobrang mabili ngayon. Kasi nga naman, medyo affordable ang mga presyo nito at halos kumpleto na rin ang mga specs and features na meron nito. Ang isa pa sa maganda dito ay kayang sakyan ng hanggang sa 7 katao. Isang buong pamilya na talaga ang pwedeng maisakay sa mga ganitong klaseng sasakyan. Kagaya na lamang ng Mitsubishi Expander, Honda BRV, Hyundai Stargazer, Suzuki Ertiga at marami pang iba. Ngunit sa sobrang taas naman ng mga presyo nito ay naghahanap pa rin ang iba sa atin ng mas affordable quality, yung tipong hindi kamahalan pero pare-pareho lang din ng mga katangian at mga nilalaman. Well, sa pagkakataong ito, yan din ang tatalakayin natin ngayon dahil may pinakamura pa pala na klase ng MPV na 7-seater ang inilabas. Baka hindi mo pa alam pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman magtitita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Baek M50S Ultra Luxury 7-seater. Ang pinaka-affordable 7-seater car na inilabas sa bansa at makikilala mo sa pagkakataong ito. Sa pangalan pa lang ay mapapatanong ka na kagad, mukhang mamahalin kasi ang tunog kasi may karugtong na luxury sa buong pangalan nito. Pero ang modelong ito ay napaka-affordable lang talaga at sulit na rin ang mga nilalaman. Pagdating kasi sa kabuang disenyo nito ay mukha lamang ding ordinaryong MPV na kahawig ni Toyota Innova, kung familiar kayo dito. Ang front bumper at mga naka-chrome grille accent, stitches at ang ilan sa mga detalye pa nitong pang-external ay mukhang maipagmamalaki na rin kahit papano. Mukhang mamahalin na rin kung titingnan. Dahil bukod pa dyan, may mga built-in side skirt at mga fender cladding na rin nakasama na parang sa Expander Cross naman. Kaya mukhang adventurous looking na rin. Isa pa, meron na rin itong kasamang built-in na roof rail. Kaya kung ikaw ay magpapalagay ng roof rack o kaya naman steel trays sa itaas, ay may kakapitan na. Another extra luggage carrier. Ang mga ilaw naman itong sasakyan gaya ng headlamp, tail lamp at fog lamp nito ay naka-bulb type lang. Pero maliwanag na rin naman yan sa gabi. May malawak na space din sa rear luggage compartment nito na kung saan pwede mong paglagyan ng mga bagahe o anumang mga bagay na kakasya rito. Ang mga gulong naman nito ay may kabuang sukat na 195x65R15, naka-tubeless na tires at alloy na mags, kaya sulit na rin talaga maging makapit sa madudulas na kalsada at mas tatagal. Kasi hindi mo po problemahin din ang maplat ka kung may sealant naman ito sa loob. Ang modelong ito ay ginawa upang mas maging kapaki-pakinabang sa mga taong nangangarap na may sulit at affordable price lang. Base ito sa Chinese car manufacturer na Baek na pagdating sa mga katangian ay nakikipagsabayan na rin naman sa mga car Japanese brand. At kung pag-uusapan naman ang kabuuang detalye nito, itong Baek M50S Ultra ay pinapagana ng 1.5-liter gasoline engine o kabuang displacement na 1,498 cubic centimeter at naka 4-cylinder, 16-valve, dual overhead camshaft na makina na may emission norm compliance na rin na Euro 5, kaya sobrang eco-friendly at hindi mausok. Itong modelo ay may transmission din na manual at automatic, depende sa iyong preference. At ang variable gearbox ay naka 5-speed, kaya malakas na rin ang hataw at hindi nakakapitin. Kaya mag-produce ng maximum output na 114 horsepower at 150 Nm of torque. Ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot sa 150 to 160 km per hour. Ang Baek M50S Ultra ay medyo comfortable din pagdating sa kanyang manubela. De-adjustable kasi ang steering column, naka-power steering type at rack and pinion na may turning radius na 5.4 meters. Na sinamahan pa ng mga reliable na chassis and suspension sa front, ito ay ginamitan ng naka-MacPherson strut
at rear suspension na multi-link with shock and coil spring. At pagdating naman sa mga safety measure, ang brake system nito ay mapagkakatiwalaan na din. Dahil ito sa front ay naka-ventilated disc type habang naka-drum brake type naman ang rear brake nito. At pagdating naman sa mga advanced sense of technology, syempre hindi rin ito pahuhuli. Ang multi-purpose car na ito ay may mga safety features na rin na mapagkakatiwalaan. Kasi ito rin ang madalas na ginagamit kagaya na lamang ng anti-lock braking system. Isang sistema na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit sa hindi naasahang pagkakataon. May kasama rin itong EBD o Electronic Brake Distributor. Nagpapalakas naman sa kapit ng brake lalo na kung may karga-kargang mabibigat na bagay sa sasakyan. Bukod pa dyan ay meron din itong kasamang rear camera na magagamit naman sa pagpapark itong sasakyan. Kasama ng iba pang safety measure kagaya ng driver and passenger airbags, mga crash sensor, may front and side impact beams at mga seat belts sa kada upuan. Meron din itong child safety lock para naman hindi basta-bastang mabuksan ng mga bata natin kasama ang mga pintuan habang maandar. May engine check warning na rin ito para mas madaling o maagang mamonitor ang makina kung magkakaroon ng malfunction upang mas maagapan at maidala ng mas maaga sa pinakamalapit na service center. Bukod pa dyan, ang modelong ito ay secured na rin sa mga taong nagtatangkang galawin o nakawin ito. Sinamahan na rin kasi ng mga gaya nito na poprotekta sa magdamagan kung ito ay iiwan mo lamang sa labas ng iyong bahay. Kahit hindi na natin bantayan pa, may central locking, may anti-theft device at engine immobilizer system at may kasama na rin anti-theft alarm system. Para nang sa ganon ay mahihirapan talaga ang magtatangka dito. Pagdating naman sa interior, ito ay may napaka-komportable ring mga upuan. Adjustable at foldable na rin at may mga kasamang headrest at naka-leather seat ang cover. Kaya talagang matibay. Ngayon kung nakasakay ka naman dito at bumabiyahe ka ng malalayong lugar, gamit itong sasakyan ay hindi ka rin maboboard sa mga sistemang inilagay dito na kahit papano ay makakatanggal ng antok, pagkainip at pagkabagot sa napakahabang biyahe. Nilagyan na rin kasi ito ng FM and AM radio. May Bluetooth connectivity, mga speakers sa front and rear at integrated 2-day-in audio. At marami pang iba syempre. May mga USB port charging socket, accessories power outlet na kasama. Kaya kung ikaw ay nalobat at magcha-charge, ay magagawa mo ring makapag-full charge dito sa modelo. May mga kasama na rin niyang console pocket, battle and cup holder at mga armrest. At pagdating naman sa dimension and capacity, itong modelo ay may fuel tank na 50 liters at kayang kumonsumo ng 15 to 20 km per liter. Ang kabuang haba nito ay may sukat din na 4,525 mm at lapad naman na 1,700 mm. Ang taas nito ay umaabot ng 1,818 mm at may ground clearance na 145 mm. Ang curb weight naman nitong modelo ay tumitimbang ng hanggang sa 1,270 kg. May limang pintuan at pitong upuan. Inilabas ito sa bansa kasabay ng ilan sa mga brand competitor nito na nagkakahalaga ng kabuang presyo ng hanggang sa 688,000 pesos lamang dito sa bansa. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video. Ngayon kung may mga balak or mga nais kayong ipatalakay dito sa ating channel, pwede nyong i-comment yan sa ibaba ng comment section natin. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede umaklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang mga opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin.
This is Obis Collection. Thank you.